Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Sana po nasama po tayo yung kalagayan. Ngayon po, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin yung bell button sa taas at sa baba para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa akin channel. So ngayon, mga kababayan, aking pag-uusapan po natin ngayon ang buhay OFW. Kung bakit nga ba tumatagal ang mga OFW sa Saudi Arabia? Ano-ano nga ba ang mga dahilan bakit sila tumatagal dito? So, bibigyan ko kayo ng apat na tips kung bakit sila tumatagal. Una, kaya sila tumatagal dito, sahod. Dahil po, ang laki po ng sahod dito na mga ordinaryong empleyado, kaya rin po sila tumatagal dito. Kahit malayo sila sa kanilang mga pamahal sa buhay, malayo sila sa pamilya nila, pilit nilang nagtataga sila dito dahil nga sa laki ng sweldo. Kasi nga, kung ikukumpara mo yung sweldo mo sa Pilipinas, halimbawa, ikaw ay ordinaryong empleyado sa Pilipinas, napakababa ho kasi minimum rate ka lang po. Tapos kung sa mga probinsya ka naman, provincial rate. Ay nandito, kung bawa, nasa probinsya ka, pupunta ka ng abroad, talagang triple ang laki ng sweldo mo. Tapos, yun po ang mga dahilan kung bakit tumatagal yung mga OFW dito sa sahod ho. Tapos, yung pangalawa mga kababayan, yung mga bilihin ho dito. Yun po ang dahilan. Kasi ang bura-mura po ng bilihin dito. Kaya kung napapansin nyo, yung mga OFW karamihan, lagi sila nagpapapakin. Nagbibili sila kung ano-ano, mga grocery, kung ano mga gamit sa bahay, dito nila binibili sa abroad. Dahil nga, una, madali nilang bilhin at maliit yung presyo. Kung puso sumahin nyo siya, kung isa ipa-plus nyo sa bagahe, mas mura pa rin kukumpara sa Pilipinas. Dahil nga yung tax dito, mababa yung tax kumpara sa Pilipinas, napalaki yung tax. Tapos kung bibili ka ng mga prutas dito, kaya mga bigas, mura lang din. Kasi ang prutas dito, ang bilihan nga dito, hindi sa per piraso, per kilo. Sa ating kasi, ang bilihan dyan, talagang per piraso. Yun po ang pricing sa atin, yung mga bili, mga pagbibili ng mga prutas. Yun ho ang mga dahilan mga kababayan. Pangatlo, yung trabaho. Kasi ho, ang trabaho dito mga kababayan, hindi ho ganun kahigpit katulad sa atin. Na sa atin kasi, ang pag nasa loob, halimbawa, katulad ko, galing ako ng SM, napakahigpit ho doon. Dahil papasok ka sa entry, napakahigpit na. Paglabas mo, higpit na. Pagdating papasok sa loob ng department store, mahigpit na. And dito mga kababayan, hindi ho ganun kahigpit. Lalabas ka, kahit naka on duty ka, pwede ka bumili sa labas. Pakain ka, pwede kang kumain, anytime, pwede kang magkape. At ito pa ang maganda mga kababayan. Dahil sa atin, bawal yung paggamit ng cellphone sa pagtatrabaho. Dito ho, hindi ho kailangan bawal-bawal dito sa paggamit ng cellphone. Kung ikaw may emergency tawag, marireceive mo agad. Kung magpe-Facebook ka, pwede ka mag-Facebook. Huwag lang masyadong halata. Silip-silip lang, pwede ho. Pwede ka mag-YouTube, walang problema. Pwede kang kumain, anytime. Hindi siya ganun kahigpit. Kung ano yung maraming bawal sa Pilipinas, siya naman ang luwag dito sa Saudi Arabia. Ganun ho yung pamumuhay dito ng isang empleyado. Tapos, maganda ang benefit. Dito kasi, pag ikaw empleyado rito, bibigyan ka ng benefit ng isang kumpanya. Bibigyan ka niya ng health insurance. Tapos, ang maganda pa rito, bibigyan ka pa ng transpo. Meron ka pang service. At maganda pa, free accommodation ka. O, yun ang kaibahan. Yun ang napakasarap ang buhay dito. Bibigyan ka ng kumpanya, yung bahay mo, with aircon pa. Unlimited pa yung kuryente mo, wala kang babayaran. Oh, ang babayaran mo nito, mga personal thing, mga personal mo lang, bibili ka ng mga pampersonal mo, kaya ang internet mo, pero yung kuryente, libre na. Meron na kayong appliances, meron na kayong refrigerator, may washing na kayo dyan, libre na lahat. Tapos, ang maganda pa rito, air condition pa yung bahay mo. Oh, kaya, yun yung mga dahilan, mga kawayan, kung bakit sila tumatagal dito, yung klase ng pamumuhay dito sa Saudi Arabia. Yun po yung mga dahilan. Kaya yung iba, nagtitiis kahit malayo sa pamilya dahil masarap po ang buhay dito kahit malayo ka sa pamilya. So, kaya naman tiisin dahil ngayon, hindi na masyado homesick dahil nga meron na tayong internet. Anytime, pwede matawagan yung pamilya mo. O, tapos ganun yan. At ang maganda pa rito, kapag meron kang mga trupa-trupa na may mga sasakyan, libre pa. Papasyal kayo dito, gagala kayo dito, wala kang gagastusin pamasahin. Magbibigay ka lang ng 5 real, meron kayong panggasolina. Kaya kayo, ano talaga, kaya kayo mag-i-enjoy. At dito, kung anong gusto mong, ano, yung buhay,
mayroong kumpanya kasi nagbibigay, nagkakaroon sila ng credit loan. Pwede kang mag-credit loan sa isang kumpanya. Katulad sa amin, pwede kang mag-credit loan. So, pwede mo siyang bayaran na walang interest. O yun, yun po yun ang dahilan kung bakit tumatagal ang mga tao dito sa Saudi Arabia. So, sa ngayon mga kawayan, yun lang po muna aking isi-share kung ano yung mga tips sa mga nagiging buhay ng OFW dito kung bakit sila tumatagal. Marami pong salamat.